Hello, good morning, mga lalabs, mga vayo. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang umaga, tanghali hapon, saan man sulok ng mundo. Miga-miga love shout out. At sa lahat ng kapwa ko po, FWs around the world, miga-miga love shout out. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. At salamat, mga lalabs, mga vayo. Thank you so much po sa inyong lahat na pagsuporta. So, diretso na po tayo sa ating topic ngayon na sabi ng Presidential Communications Office nung nasa Germany pa, si Pangulong Bongbong Marcos ay in-interview siya, no? Patungkol doon sa sinasabi ni Tatay Digong na sa prayer rally niya, no? Na, yun nga, si Pangulong Bongbong Marcos daw ay at ang kanyang tatay ang pumulikot sa konstitusyon ng Pilipinas. Yung mag-ama lang bukod tangi. Pakialamiro bakit? Inakita kasi ni Bongbong Marcos kung gaano kasarap ang buhay nila nung tatay pa niyang presidente sa loob ng 21 years sa Pilipinas. So ngayon siya ang nakaupo. Nabudol po tayo. Hindi naman sa nabudol mo. Para sa akin, kaya ko binoto si Marcos Jr. ng eleksyon, hindi lang dahil kay Inday Sara, kundi binigyan ng mga botante, ng mga Pilipino na pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos na i-correct yung pambababoy ng mga dilawan sa kanilang pamilya, magnanakaw, mamamatay tao, at kung ano-ano pa. No? Yun yung, di ba, ang paratang sa kanila ng mga dilawan sa Pilipinas at ng, yun, makakaliwang grupong CPP-NPA-NDF. Dalawa yun. At hindi natin alam kay na magkasabwat pala yung dalawang yun. Or nakipagsabwatan ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos. Binigyan natin si Bongbong Marcos ng pagkakataon na i-correct mga paratang sa kanilang pamilya. Pero ang masaklap, totoo pala para sa akin. Bakit? Nakikita ko ngayon na kung ano yung galaw ng tatay ni Bongbong Marcos noon, ganun din ang ginagawa ngayon. So, nako-confuse daw si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dito ng Presidential Communications Office, PBM downplays Duterte's criticism on his support for charter change. President Marcos said on Wednesday downplayed the criticism of his predecessor, former President Rodrigo Duterte, on his support to amend the economic provision of the Philippine Constitution, of Philippine 1987 Constitution. Hindi lang po yun, economic provision. At hindi lang maluloko, or maluloko ni Bongbong Marcos, si Tatay Digong bilang isang prosecutor. At hindi lang presidente, abogado, prosecutor, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Tawag dito. Kapag buksan ni Marcos ang 1987 Constitution, lahat na yan. So malaya na sila diyan baguhin kung ano yung batas. At ang lahat ng batas na yan, pabor sa kanya. Ito, ano yun, term extension na magaya siya sa kanyang ama. Pag nagiging parliamentary ang Pilipinas, kagaya ni Marcos Sr., wala na po eleksyon. Tuloy-tuloy ang kanilang ligaya sa Malacanang na ayaw ng bitiwan ng kanyang asawang gahamang butod. In a press conference with Philippine media on sidelines of his three-day visit to Germany, President Marcos said he has to examine first Duterte's comments knowing the former president has been consistent with his statements. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, Na-confused ako kay PRRD, papalit-palit eh. President Marcos quipped in referring to Duterte's inconsistent statements. So well, titingnan ko muna kung ano ba talaga ang sinasabi niya para maintindihan ko. Dahilan ka pa. Hindi mo naintindihan, PBBM.
ang sinasabi ni Pangulong Bongbong, Pangulong Duterte, na ikaw gusto mong baguhin ang 1987 Constitution, palabasin mo lang na economic provision para sa iyong term extension na hindi mo masabi-sabi. I think hindi ko talaga naintindihan kasi parang naiiba bawat salita niya. Iba. So I will try to make sense of it. Bakit ikaw ba, Pangulong Bongbong Marcos, hindi din ba paiba-iba ng salita? Tandaan mo, Pangulong Bongbong Marcos, nung panahon ng kampanya, nung ini-interview ka ni Boy Abunda at ng DZAR. Anong sabi mo doon? Hindi pwede makipag-alyansa sa Amerika dahil wala silang kinalaman sa isyu ng Pilipinas at ng China dyan sa West Philippine Sea. Dahil kapag papasok ang Amerika, talagang mawawash out tayo. Sabi mo, yan nangyari. Lahat ng mga sinasabi mo din doon, kabaliktaran sa mga ginagawa mo ngayon. Kung nalilito ka, kay Pangulong Duterte, dahil papalit-palit ng statement, ganun ka din. Gusto naman, So, yung sinasabi ni Pangulong Duterte na kinakalikot ng ama ni BBM noon, yung konstitusyon, noong 1935 konstitusyon, ganun din si Bongbong Marcos ngayon. So, ito, sandali ah, patunay ito. So, ito yon, may explain dito si tawag dito Edlingaw no ng News 5 patungkol dito sa chacha na kung totoo ba yung sinasabi ni Tatay Digong na si Marcos Senior at Junior ngayon ang kumakarikot ng konstitusyon ng Pilipinas. Ting Pangulong Duterte tungkol sa charter change. Ang una talang gumalaw nito, iniba-iba niya si Marcos. Maniwalat ka hindi. Totoo naman na kinalikot ni Marcos Senior ang konstitusyon at gumawa pa ng bagong konstitusyon. Pero hindi siya ang unang nag-amenda ng saligang batas. Ang isa sa mga pinakaunang pag-amenda ng konstitusyon ay bago pa mag-World War II. Ang 1935 Constitution, binuo ng isang constitutional convention, sinertify ng US President at niratify ng mga Pilipino noong May 1935. Pero ang original na versyon nito ay unicameral. Ibig pong sabihin, walang Senado o Kongreso, isang legislatura lamang. At ang Pangulo at pangalawang Pangulo, merong 6-year term at walang re-election. Ngayon, taong 1940, inamyendahan ng National Assembly o yung Kongreso noon ang konstitusyon. Ginawang bicameral na ang Assembly at may Senado at Kongreso na. Ginawang 4-year terms ang Pangulo at pangalawang Pangulo na merong 1 re-election. At dagdag pa ni dating Pangulong Duterte, ang pangalawang gustong mag-amyanan ng konstitusyon, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos. Totoo naman na ginalaw ni Marcos Sr. ang 1935 Constitution. Katunayan, gumawa siya ng panibago, ang 1973 Constitution. Dalawang taon bago matapos ang kanyang huling termino, nagpatawag si Marcos Sr. ng isang constitutional convention para baguhin ang saligang batas. Ang convention na ito, ito ngayon yung nais gawin ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang rason, buksan ang economic provision ng 1987 Constitution by chacha charter chains. The people's initiative, kung ano-ano yung kanilang mga ginagawa dahil dati, nakikita, gaya ng sinasabi ko, nakikita ni Marcos Jr. kung gaano kasarap ang buhay nila nasa Malacanang. At na-realize din niya ngayon na siya ng presidente, masarap talaga ang buhay niya, pa-travel-travel, libre, pera ng taong bayan, pa-concert-concert dyan sa Malacanang, walang pakialam sa mga isyu ng Pilipinas, kagutuman, basta siya busog, lasing, lango, or kung ano pa dyan. Okay na sa kanya yun. Nabahira ng mga alegasyon ng korupsyon at pagmamanipula. Taong 1973, imbes na iparatify ni Marcos ang konstitusyon sa pamamagitan ng botohan, ginawa na lang niya itong viva voce or voice voting
sa mga tinatawag na citizens assemblies. Kumbaga, ang mas malakas na boses, siya ang panalo. At ito yeah. pong resulta ng voice voting. Marcos! Mga ganon. So ngayon, kung palakasan ng boses, dati kay Marcos Sr., ngayon naman, signature campaign yung People's Initiative ni yung Pinsan Initiative na padamihin, nangalap sila ng maraming pirma ng taong bayan, sinasabing may ayuda kayo, yung pala ay signature campaign na nilalaya ang taong bayan. Iniba lang ni Marcos Jr. yung estratehiya ng kanyang aba dati, palakasan ng boses, kasi ngayon wala manggagawa niyan. Voting 14.9 million for the new constitution at 743,000 against. Pero kung paano ginawa ang bilangan, gayong boses lamang ang ginamit, hindi po malinaw. At mula noon, mga lima o anim na beses inamyendahan ang 1973 constitution. Pero parang nalimutan ni Pangulong Duterte ang lahat ng iba pang pangulo na nagbalak ding baguhin ang konstitusyon. Kasama na rin siya. Noon palang panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, maugong na ang tulak para amyenda ng konstitusyon at bigyan ng isa pang termino si FVR. Dito unang lumantad ang grupong pirma at ang panukala para sa People's Initiative. Pero binaril ito ng Korte Suprema taong 1997 dahil kulang pa ng enabling law para sa People's Initiative. Panahon naman ni Pangulong Estrada, tinawag ito ni ERAP na Constitutional Correction for Development. Bumuo si ERAP ng isang komisyon para magtulak ng pagtanggal sa mga nationalist provisions sa konstitusyon. Yun lang, napatasik si ERAP matapos ang dalawang taon. Panahon naman ni Pangulong Gloria Arroyo, Constituent Assembly naman ang pinag-usapan sa tulong ni Speaker Jose de Venecia, pero hindi rin ito lumusot sa Korte Suprema. At unang taon pa lamang ni dating Pangulong Duterte, bumuo na agad siya ng komisyon para amyendan ang konstitusyon at gawing federal ang form of government ng Pilipinas. Malayo rin ang naabot ang talakayan nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero sa huli, binaril din ito ng kanyang mga economic managers. Pero patuloy ang pag-ikot ng mundo. At ngayon, ang Pangulong Duterte, mga lalabs, mga vayots, mali dito si Edlinggaw. Una pa lang, 2016, panahon ng kampanya. Kaya ba, bakit ba nanalo si Pangulong Duterte pagka-presidente? Unang-una, ang kanyang sinasabi, labanan ang drug war. Although, hindi nga naubos, nabawasan naman yung isyu ng droga sa Pilipinas nung kanyang administrasyon. Kaya siya nanalo eh. Si PRRD sa dalawang bagay. Unang-una, bawat punta niya sa mga lugar, panahon ng kampanya 2016, ay ang isinusulong ni PRR, ni Duterte that time, ang federalismo. Pinapaintindi niya sa mga tao, sa mga bayan-bayan, mga lungsod, ang federalismo kung sakaling papalitan ito or papayag ba ang taong bayan. At marami ang pumayag that time, kaya siya ibinoto. Hindi lang dyan sa ano, sa drug war. So dalawa yun. Kasi gusto ng taong bayan, ng mga Pilipino, na talagang kahit mabawasan man lang yung isyu ng, kasi kung hindi umupo si Tatay Digong that time, Colombia 2.0 po tayo. Baka parang sumbi na yung mga tao sa Pilipinas ngayon kung si Mar Rojas ang nanalo. Dahil sa pagiging lango at bumabalik na naman ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. At may tanimbana pa ngayon ha, tatalakayin din natin yan. So yun, hindi sa pag-upo ni Pangulong Duterte ha, or 2 years bago matapos ang kanyang termino, saka siya nag-post ng federalism. Mali po si Edlinggaw dito. Panahon pa lang ng kampanya 2016, pinos na yan ni Duterte kaya siya binoto at nanalo. So, ang kagandahan lang kay Pangulong Duterte, nung na-realize niya na marami pa talagang ayaw at maraming problema pa kapag nagiging federalismo ang Pilipinas, hininto po. Hindi kagaya sa administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy ang pangangalap ng pirma. At, ayun o, tuloy-tuloy na pasado na daw yung chacha dyan sa kamera sa dalawang pagdinig. So, hindi natin alam. Abangan natin yan sa Senado. Kasi pupos, papag-approve na yan sa Kongreso.
Titingnan din yan ng mga senador ko. Tingnan natin kung sino yung mga punyetang senador dyan na papayag sa chat-cha. Para hindi na sila mamroblema, madagdagan pa ang kanilang termino. Tingnan natin. Abangers to, mga lalabs, mga bayot. So hanggang dito na lang, maraming salamat. So, bago pala ako magtapos, nakikita natin ngayon na talagang gahaman ang pamilyang Marcos sa kapangyarihan.